Teka na. Bagal mo naman eh. Walang yung suit mo. Matutuwa sa'yo si Uncle Sam. Naku, bell bottom. Uso pa ba yan? Walang yaka, ikaw ang nagsabi sa akin. Ngayong uso ngayon, eh hindi na uso. At yung uso noon, yun ang uso ngayon. Kaya ito, suot ko, uso ngayon to. Ganun ba yun? Sabi mo eh. Dala. Hindi kaya tulog na sila? Yun na magaling eh. Magigising sila sa harana natin. Okay? Okay. Sige, pare. Ito ba magaling to? Hindi lamang magaling. Pang-sports pa. Nga pala may alcohol. Sarali. Tarantado pala ito eh. Bakit ikaw, sinamahan mo kami rito para akumpanyahan. Oh. Kakanta kami, aakumpanya ka. Napakahaba naman nung pasakali mo eh. Nagsusulog gitar ka eh. Yung maikli lang, yung maiksi. Maiksi? Oo! Oh. Okay. Ay, papatayin ko. Papatayin ko. Tarantado. Sisinilasin ko itong demonyo ito. Halika rito. Bigyan mo kami ng pasakalye para sa isang Tagalog na kundiman na maganda. Naintindihan mo? Yung o-ilaw. Alam mo yan? Harana ba? Ay. Ano ba sinabi? Nakalimutan ko eh. Sorry ha. Naintindihan mo na? Okay. Sige. Okay. Ayusin yung book mo. O-ilaw. O-ilaw. Sa gabing madilim. Sa gabing madilim. Wangis mo'y. Wangis mo'y. Vivian, may nagharana. Ha? Biduwing sa langit. O tanglaw. O tangmuri. Bakit ka nagmumura? Eh, nagmura ka eh. Di kita minumura. Ano yung kinanta mo? O tanglaw. O tangmuri. Nagmumura ka eh. Nagmumura ka eh. Ikaw na una eh. Alisin na natin sa murahan ano? Iba na lang. Oh, iba na lang. Basta bahala ka na. Papasok kami. Papasok kami. Uncle Sam, kami na po ang magharap sa kanila. Oo, sila Nanding yun. O sige, huwag kayo masyado magpapagabi ha. May trabaho pa kayo bukas. Oo. Dungawin mo sana, bituing marilag, bigyan mo ng pag-asa. Dapat mong malaman sa oras na ito, nais ko ay ligaya. Pag ako ang naibig mo, maswerte ka, sapagkat ako'y di hikain na tulad niya. Ang iyong gandang iyan ay bagay lang sa isang gwapitong tulad ko. O giliw kong mahal, pagsapit ng dilim ang lalabas ng pintuan. Dahil sa layo nyo, naglipa na pala ang aswang at tikmala. Marami yan sa akin ay naiinggit, dahil nga ako'y pogi at baby face. Baby kong ako ang iyong maiibig, para kang tumama sa sweepstake. Aking irog, ikaw ay maging
ingat sa mga taong may hangin sa utak. Ang mga iyan, oras na tinopa ay nananakmal at nangangagat, lalong-lalo na sa mga kulot may bigote at mukhang hudas. At sa sandaling ikaw ay malingat ay nanunok ang parang ahas. Oh my pretty baby, huwag kang iibig sa mga tao na parang may sakit. Di ka lamang sa kanya mahahawa, tsak na maaga ka mabiyubyuda. Kahit kami ay hindi gwapo, kami ay tunay na tao. E ikaw macho kang tignan, utak mo ay inaanay. Ang mukha mo ay di lang maskat, para kang buitri papalat-palat. Ang ugali mo ay di lamang mapatot, inaamag pati ang iyong apo. Ay naku, o kawawang nanay mo, nakapag-alaga ng isang tiyonggo. At kaya nate mo ang tatay mo, inatake sa itsura mo. Nagigit ko ang ulo niyo dalawa eh. Ramon! Ramon! Bakit ka nakikipag-away? Sisirain niyo pa ba naman ang gabi eh? Meron ka ba nito? Wala, pero meron ako nito. Linulok niyo! Taputin mo rosas ko. Damputin mo. Diyan pa sa likod ko. Nanding! Ramon! Ramon! Bakit kayo nag-aaway? Halika kayo, tumuloy kayo. Vivian, bago ako pumanhik, meron sana akong ihahandog sa'yo. Sagisag ng aking tunay na pagmamahal. Tanggapin mo ang tatlong iklog ko. Naku! Bastos. Vivian, tanggapin mo ang tatlong rosas ko. Salamat. Meron ka niyan? Wala ka niyan. Hanggang itlog ka lang. Diyan ka sa likod ko. Ikaw talaga lang! Mukhang mababa kayo ng report ng Mrs. Cabido. Hi, ta. Pero babawi ako next month. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka ni Mr. C? Ano ay coffee break ko? Ikaw. Ako hindi. Ha? Lita, maaari ba magkausap tayo kahit 5 minutes lang? Tungkol saan? Kasi alam mo namang matagal na ako nanliligo sa'yo, pero hanggang ngayon hindi ko alam kung saan ako nakalagay. Ano bang plano mo? Ah, hindi ako arkitekto, hindi ako marunong gumawa ng plano ng bahay. Hindi, ang ibig ko sabihin, lumiligaw ka sa'kin. Yes. Ang ending niya, magpapakasal tayo, di ba? Of course. Ang nagpapakasal, nagpaplano. Katulad halimbawa, anong isusuot ko sa kasal natin? Kailangan magandang gown o orderin pantela sa Hong Kong. At kailangan sa isang magaling na couturier katulad ni Fanny Serrano. At pagkatapos, sa isang magandang simbahan katulad ng San Agustin Church. At meron tayong reception, isa sa mga 5-star hotels, 150 visitors. At pagkatapos, magtutour tayo around the world dahil mag-honeymoon tayo, of course. At pagkatapos, pagdating natin sa airport, nakaabang na ang bago nating sasakyan at dadalhin tayo sa ating bagong bahay. At kailangan, meron tayong rest house sa Baguio. Ngayon, ano ang plano mo? Uy, nako! Nahihilo na ako eh! Hilong-hilo na ako eh! Nadidehydrate ako! Vivian, bakit may ticket dito? Para sa yearly excursion natin. Overnight beach party. Wow, siguro maraming kabikin yung babae rito. Marami nga. Hoy, Mr. Malusugin, anong ginagawa at pumipila ka rito? Sweldo ko. Susweldo? Loko. Hoy, nung humingi ka ng trabaho kay bossing at binigyan ka, ngayon may lakas ka pa na humingi ng sweldo? Sobra ka na. Walang yan yun ah. Inunahan na ako ng iskarso ng laway niya. Pwede. Isa nga pala, Vivian. Yung akin, huwag mo nang bawasan kasi hindi naman ako sasama. Alam mo, Nanding, lahat tayo required umattend sa beach party. Kung hindi, magagalit si Mr. C.
Tsaka, inawas ko na dito sa sweldo mo, yung babayaran mo sa ticket. Buti ka nga, isa lang. Ako, kasama ko buong pamilya ko. Sige na, sasama na rin ako. Total, nandun ka naman eh. Mm. Bibikini ka. Ako magbibikini. Lumalambot akong parang gulaman. Sa kagandahan mo, lalalasing ako. Na parabang isda akong nahihilo. Lalo na't kung suot mo ay puting bikini. Sa sobrang kilig, ako'y nangingini. Naku sa tuwing suot mo ay mga pilot sa beach, sa amin ay naiingit. Sa dahil lang kami ang iyong inibig. Sila'y nagtataka, nasa sobrang mong ganda. Pinili mo ay isang pangit na tulad niya. Lalo na kapot mo ay sobrang kilig, ako'y na-